Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, nanlampaso na siya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So ito na nga, third batch ng botohan. Inilabas na nila at ito nga ay ang batch nila Atisa Manalo. Kung saan nakasabayan ni Atisa Manalo sa botohan ay sina Miss Colombia, si Miss Spain, si Miss Peru, si Miss South Africa, si Miss Brazil, si Miss Singapore, si Miss Guyana, si Miss Nigeria, and United States of America. So yon. Syempre, ang ating pambato na si Atisa Manalo ng lampaso ng bonggang-bongga. Alam naman natin na itong si Atisa Manalo ay tinatapat lagi dito kay Miss Colombia. Maraming nagsasabi na ko si Miss Colombia ay isa sa mga tinik talaga na makakalaban dito ni Miss Philippines. But guys, dito sa test ng botohan, syempre ang buong sambayan ng Pilipino ay talaga naman umarangkada ng bonggang-bongga. Yung alam mo yun talagang sumugod talaga para sa botohan. Kaya 24 hours pa lang ay meron ng 100,000 na likes and 16,700 na comments at 500,000 na share. Pero ang tanong ay, counted nga ba? Bakit ganon? Ang nag-like ay 100 plus pero 16,000 pa lang ang nag-comment. So, paalala ko lang po para ma-counted yung boto natin dito sa Miss Cosmo. Kasi, napaka-importante, number one, naka-follow po kayo dito sa Miss Cosmo kung saan ang page po nila ay nandito. Pupunta po kayo sa page nilang to. Pagkatapos, ipa-follow po ninyo yan, yung page nila. And then, of course, pag naka-follow na po kayo, pupunta kayo dito sa, hanapin ninyo yung botohan, yung kumbaga group ng botohan. Cosmo Social Ambassador by third group to. So, paano buboto? So, napakasimple lang po. Una, ayun nga. Kailangan step 1, naka-follow kayo at naka-like kayo sa kanilang Miss Cosmo Facebook page. And then, pangalawa, syempre, magbibigay kayo ng reaction. So, pag nag-like na kayo, magbigay kayo ng reaction. And then, kapag nakapagbigay na kayo ng reaction, syempre, mag-comment, 1 point, and share. So, yon. So, yun yung importante. Reaction ninyo, syempre, yun na yung like. And then, yung comment. So, syempre, pag nag-like kayo, mag-comment din kayo. Pag nag-comment kayo, i-share na rin po ninyo. Dapat, sa totoo lang yung iba kasi ang kulit . Dapat balance yan. Dapat kung 100 likes yan, dapat 100 din yung comments. 100,000 din yung comments. And then, yung share, dapat 100,000 din. Kasi bawat isang tao, syempre, kung ako, boboto ako. So, syempre, nandoon na ilalike ko yung video, yung photos. Pagkatapos, syempre, mag-comment na rin ako. And then, pag nag-comment ako, syempre, magbigay din ako ng, tawag dito, ng share. So, yun. So, katulad ko, sinare ko siya sa Facebook page ko. And then, nilike ko siya and nag-follow ako. So, mamaya naman doon naman ako sa personal account ko. Wala namang masama kung ipa-follow, ilang-follow ninyo, ilalike ninyo, and then i-share ninyo. Kasi para maging balance tayo doon sa boto. Tingnan ninyo, 100,000 ang nag-like. E kung sana, 100,000 din yung nag-comment. E di mas bongga. Diba? And then, kung nag 100,000 din yung nag-share, di wala nang lusok tong mga ano na to, yung mga kalaban natin. Pero bagamat,
dito sa group nila ay talaga nang iwan talaga ng bonggang-bongga ang ating pambato na si Atisa Manalo. At pinatunayan lang ng Pinoy talaga dito na makikipagpukpukan talaga ng bonggang-bongga. So dito pa lang nakita na natin kung gaano lumamang si Atisa Manalo. So humabol siya doon sa botohan nila Miss Thailand. So sila Miss Thailand medyo malayo-layo na yung narating ng boto nila eh, kasi nga naman, di ba? Sila yung unang na ilabas. And then, of course, malalakas ang Asia. So, asahan natin yan na papalo si Indonesia, papalo si Vietnam pagdating sa botohan. Kaya guys, sana maging wise tayo kung paano tayo boboto dito sa Miss Cosmo. Ang gagawin lang ninyo, pag nag-comment na, pag nag-like kayo, mag-comment na rin kayo. Pag nag-comment kayo, i-share na rin ninyo. So, bawat isang tao, kung nagawa natin yung rules na yon ng lahat, counted tayo. Ang mahirap dito, baka mamaya hindi tayo ma-counted kasi hindi naman kayo sumusunod dun sa rules. Ang sabi nila, sumunod kayo. And then, dapat, huwag nyo kakalimutan na i-follow yung page nila. So, yun. Ayun yung importante. And then, ayun nga. So, dito pa lang nakita na natin na lumamang talaga ang isang Atisa Manalo sa botohan. And then, walang nagawa ang ganda ni Colombia. At wala din nagawa yung ganda ni Mrs. Spain. So, in fairness naman, ha, ang gaganda nila Peru, ang gaganda nila Spain, at saka syempre si Brazil, maganda din si Brazil, nandito din sa batch na to, si Singapore, at saka maganda din syempre si United States. So, talagang ang layo talaga ng lamang ni Philippines, hindi na nakahabol yung mga kalaban. But sana, para ma-counted tayo, sana yung ginawa natin, dapat patas. So, yun. So, dapat fair. Yung lahat-lahat na nag-comment, nag-share. So, sa mga susunod po, sa mga nakakapanood dito, sana po, ang gawin na po ninyo is mag-like na kayo and then mag-comment na rin kayo at share na rin ninyo para, alam mo yun, todo talaga tayo. So, yun. And then, Atisa Manalo, malaki ba yung chance talagang manalo dito sa Miss Cosmo? Parang nararamdaman ko, oo. Mukhang talagang aariba ng bonggang-bongga si Atisa dahil sa suporta ng Pinoy plus ang lakas din naman talaga ni Atisa Manalo in terms of yung styling, everything. And then, tignan natin, destiny na lang talaga ang makakapagsabi kung si Atisa nga ba ang magwawagi dito sa first Miss Cosmo. So, excited tayo dyan dahil alam naman natin na isa tong malaking pageant at talaga namang masasabi ko ngayon pa lang. Ay nako, nakaka-excite na. So, pa-sample pa lang to, pero ramdam na natin talaga yung laban ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. At ang maganda kasi dito, supportado talaga siya ng buong Pilipino. Diba? Yung mga kababayan natin dyan. So, yun. Ayun ang maganda dito. Kasi she's Atisa Manalo. At talagang makukuha niya talaga yung suporta nung lahat. So, for now, ang sabing ganun, 100 reaction and total is 144 votes na. So, yon. So, good luck. Sana mag number one tayo dyan sa botohan na yan. At huwag natin pabayaan ang ating pambato na si Atisa Manalo. Kaya naman sa lahat po, nananawagan ako sa inyo na sana po ay matulungan natin si Atisa na maunahan din ang mga kalaban katulad ng malalakas na kandidata ngayon na parang ngayon pa lang talaga ay namumuna na sila. So, sa lead, so sa group 1, si Thailand ang namumuna na may boto ng 169. And then, followed by Cambodia na 428. Medyo mahirap tong habulin si Cambodia kasi 428 na. At ayan nga, si Atisa is 123. So, actually, 144 na siya ngayon. So, yon. So, medyo ang matindi natin kalaban dito ay si Cambodia. Hindi ko alam kung yung ginagawa ni Cambodia, bakit siya ang nangunguna dyan. Pero, parang feeling ko, kung magtutulong-tulong tayo at kung gagawin natin yung sinabi ko kanina, mas madali natin matatabunan itong si Miss Cambodia. Kasi, imagine mo, may 100,000 na ano na, eh kung nag-share ka pa na 100,000, eh kung nag-ano ka pa, eh di bongga na. So sana sa mga
pumunta dito sa Miss Cosmo, balikan ninyo yung page ng Miss Cosmo at tingnan ninyo kung naka-comment kayo, naka-likes kayo at na-share ba ninyo. At huwag nyo kakalimutan syempre na mag-follow sa page nila. So, yan! So, guys, talaga naman naloloka ako dahil ngayon palang ramdam na natin yung lakas ni Atisa Manalo na talagang kainin ang mga kalaban niya ng bonggang-bongga. At parang piling ko si Colombia, ayan, medyo wala talaga siyang magagawa pagdating sa suporta na ibinibigay ng Pilipinas ng mga kababayan natin na talaga tumututok dito sa laban ni Atisa Manalo. So yun, talagang malakas talaga doon si Atisa Manalo. And then, of course, na sana mapalakas niya pa ng bonggang-bongga yung sarili niya. Diba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So ano pang hinihintay ninyo? Sana lahat kayo makabisita sa Miss Cosmo page. And then, of course, mag-comment at saka mag-like at i-share na rin. So yun guys, i-comment below mo lang kung ano ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.